gold more earning once again, mga ka-rabbiteng, and welcome back to my YouTube channel. This vlog is all about transferring our previous kids sa kanila pong bagong cage. So please watch, mga ka-rabbiteng, until the end of this video. Gold more earning, mga ka-rabbiteng. So today's episode ay ang ating pong paglilipat ng ating pong mga kids sa kanila pong bagong kulungan. Dahil nga po, sobrang sikip na po nilang mag-iina sa kulungan po nila. So, kailangan po, nagbilang po tayo ng 1.5 months para po ilipat natin sila para maiwasan po yung pagbabansot nila. Kasi pagka maliit po ang kulungan, sabi po sa Google University, hindi po lalaki ang ating pong mga alagang kids. So ngayon po, as you can see, medyo giant na po sila. One month and five days pa lang po sila. So ililipat po natin sila sa kanila pong bagong kulungan. Yan, napakaganda po ng bago po nilang kulungan. So nagpagawa po tayo ng A-type na kulungan. Dito po natin sila ililipat. Of course, yung marking po natin, I mean yung tagging po natin, wag na wag po nating pababayaan. Napaka-importante po ang record ng bawat paanak po natin. So, ilan lahat ang anak ni Cordapia? 5. Nagpaalam ba sila sa nanay nila? Yan, so nailipat na po natin sila sa malaki po nilang kulungan. At ang kulungan po nila ay 2x4. So, complete po yan. May setup na rin ng water. So, ayan po yung JP feeder nila. So, kung mapapansin nyo po, mga karabiteng, malapad po ang kulungan nila. Mga karabiteng, ito po si Cordapia. Siya po ang mother ng 5 kids na nilipat po natin sa bigger cage. Siya po ay na-stud noong November 16. Nanganak po siya ng December 16. Today po is January 21. So, isang buwan na po mahigit ang kanya pong mga kids. So, yun po yung nilipat natin sa bigger cages. So, mga karabiteng, ito po yung bigger cages natin. Nasa malaking cage na po sila. Ayan po yung 5 anak ni Cordapia. Kailangan po nating ihiwalay na sila dahil para po hindi ho mag-cause ng pagbabansot nila. Kailangan mas malaking kulungan para mas maganda po ang paglaki nila. Mga karabiteng, nagtaging na po tayo. Isinulat po natin kung kailan po sila pinanganak. Local New Zealand lang po sila. 5 kids. Saka sinulat po natin sino po ang kanilang mother. And of course, kung sino po ang father. Para hindi po kayo malilito kasi baka po makapagbenta po kayo balang araw, mapagbenta nyo po na pair, magkapatid pala. So, bawal po sa atin yun. Kailangan po, matulungan po natin yung ating pong mga customer na hindi po natin sila mabigyan ng magkapatid. So, ayan na po sila. So, nilagyan po lang po muna natin sila ng pagkainan dyan po sa gitna kasi hindi po nila masyadong maabot itong ating pong J-feeder. So, mga karabiteng, si number 5 naman po ang ating pong isusunod. Ito po yung ating pundo na namatayan po ng mga kids natin na 3. 10 po lahat ng kanyang kids, namatay po yung 3 kasi hindi na po siya nagpapadede. Meron po akong previous vlog about dun po sa hand feeding na ginawa natin para po mabuhay po yung remaining na 7 niyang anak. So, siya po ay nanganak noong November 20. December 20. Apo, na-stud po natin siya na November 20. December 20 po, eksakto siya nanganak. Today po is January 21. So, isang buwan na po yung ating pong mga kids. So, kailangan na po natin silang ilipat dahil hindi naman na po sila napapadede ng kanila pong nanay. So, mga karabiteng, meron po tayong ginagamit na tray para maligtas po natin sila. I mean, naligtas po natin ililipat yung ating pong mga kids. So, kung mapansin nyo po, giant na po halos, oh. Ang lalaki na po nila.
Susunod naman po natin, ito. Kaya alam po, ito mga karabiting, dumedede pa po sila sa kanila pong nanay. Kaya medyo i-delay pa po natin ang paglipat natin sa kanila. So, na-stud po siya November 19. Again, today is January 21. So, again mga karabiting, bigger cage na po ang paglilipatan natin. Ang size po niya, 2x4. Complete setup po yan. A-type. Yan, malaki po ang kanila pong paglilibutan dyan. At yung floor matting po natin ay talaga pong suitable para po sa ating pong mga kids. Ayan. So, ayan mga karabiteng, nagtataging po tayo. Again, napaka-importante po ng ating pong pagtataging sa bawat kids po na nilalabas natin. Isulat po kung kailan po sila pinanganak at sino po ang nanay nila at sino po ang tatay nila at kung anong lahi po sila. Para if ever po in the near future, i-out natin sila, mag-out po tayo ng pair na hindi magkapatid. So, ang opening po nitong ating pong cage ay sa taas. Ayan, ganyan kaganda po yung ating cage, mga karabiting. A-type po yan. Complete setup po for only 28,000. Kapag interesado po kayo, contact nyo lang po si Rabbit Teng Buwan Integrated Farm sa kanya pong Facebook. Order na po kayo. Location po namin, Natividad, Guagua, Pampanga. Karabiteng, ito pong ating pong doe na mother ng ating pong kids na nilipat na yung pong sampu ang anak, namatay po yung tatlo. Pinapainom po natin siya ng vitamin para po mag-regain yung kanya pong energy para mapa-stud po natin siya sa pagdating po ng February. Say hi to my vlog! Ayan mga karabiteng, titingnan po natin yung kanya pong mga dede kung bakit ayaw na po niya magpa-dede. So titingnan po natin, baka po puro sugat na o pagod na. Pwede mo bang ma-check kung may lumalabas pang gatas? O wala na talaga? Sugat na. So pagod na po ang ating pong doe sa kakapadede kaya hindi na siya nakakapagpadede. At saka po kung napansin nyo, meron na pong sugat yung iba po niyang dede. So, ayan po, napainom na natin siya ng vitamin. So, kaya po natin siya pinapainom ng vitamin, mga karabiteng. Piniprepare po natin siya sa susunod po na stud date niya. Ngayon po, papalakasin po natin siya at bibigyan po ng mga additional na vitamina para po ma-ready natin siya sa susunod. Ito pong si number 6. Yan, si number 6. Nagpapadede pa po siya ng kanya pong mga kids. So, hindi pa po natin siya ihihiwalay. 3 times a week lang po natin siya binibigyan ng vitamins, mga karabiteng. Hindi lamang po ang ating pong dog, kundi po yung mga remaining po natin na mga alagang koneho. So, dito naman po tayo sa last station po ng ating pong rabbit teng. Ito po yung ating pong bagong paanak na doe. Meron po tayong 4 na doe na nanganak. So, 8776 po ang kanila pong mga anak. Ito naman po ay ating pong mga buntis na doe. Kung kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa aking pong vlog, mga karabiteng, makikita nyo po sa vlog po namin, mga karabiteng, na nagsimula lang po kami sa paris. Ilang paris lang po ng rabbit. At yung rabbit po, nakakatuwa po talaga. Binili lamang po namin sa pet shop. So, nagsimula po kaming mag-rabbitry nung lockdown. August 2020.
Sa ngayon po, marami na po tayong alaga. Napakaganda po mag-alaga ng rabbit, mga ka-rabbiteng. Bukod po sa hindi po siya gaanong bantayin, hindi po siya mabaho. At talaga pong nakakatanggal ng stress. Ganun din po sa mga nauna kong vlog. Nandito po ang ating pong extra na napakaingay pag umaga. Kasi po, again, sinasanay po natin yung ating pong mga rabbit sa ingay. Para if ever po na may taong dumating, hindi po sila may stress. So yung pong rabbit natin ay nasanay na po sa ingay. Ingay ng ibon, ingay ng ating pong free-range chicken, pati po yung ating pong mga peking duck. Na ibinibigay po natin sa ating pong mga alagang kuneho, ginagamitan po natin sila ng syringe. So 3 times a week po natin sila bigyan. Mga karabit teng, pag nagbigay po kaya kami, Monday, Tuesday, Wednesday, 3 araw po na sunod-sunod. Ito po ang syringe na gamit namin. Ayan. Pinupuno po namin ito sa isa po nating rabbit. Kasi ang rabbit po natin dito, ang karamihan po ay tumitimbang po ng 3 kilo pataas. So mga rabbit tank, yan po muna ang update po natin ngayon dito po sa ating pong rabbit tank, Buan Integrated Farm. Muli, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat for your continuous watching and support to my YouTube channel. Kung bago lang po kayo sa channel ko, please do me a favor, subscribe and hit the notification bell in order for you to get notified whenever I upload a new video. Muli po mga karabit teng, maraming marami po sa inyong salamat. Happy farming everyone! I love you all! Thank you!